Iho na! One of the most stunning beauty queens of our time. A very beautiful actress and rap model. Ladies and gentlemen, Miss Melanie Marquez! Kamusta na ho, Kuya Boy? Kamusta ka na, Melanie? At welcome dito sa Iho na. Balitaan naman tayo. Anong pinagkakabalahan ngayon ng isang Melanie Marquez? Well, ako, kararating lang namin, nagbabakasyon kami dito. Mga hayop ang pinag-aabalahan namin sa Utah dahil may mga asyenda kami doon. Asyenda! At yun ngayon ang pinagkakaabalahan mo. Oo, isa akong farmer. Haciendera. Haciendera, yes. Pwede ba akong sumama naman at makita ko rin yung haciendera mo? Oo naman! In Utah? Oo, sa Utah. How many hours from the Philippines to travel to Utah? Well, by land, kung magdadrive ka, papunta lang. Kasi wala daan ka ng Roro doon eh. So pupunta pa ako ng ano? Nang Las Vegas, 4 hours yun. Las Vegas to bago Utah. Bago ako kumuha ng aeroplano papuntang Pilipinas. Namimiss mo ba Pilipinas? Siyempre naman, lalo na ikaw. Ay, ikaw din namimiss din kita. Miss Melanie, bilang isang kilalang beauty queen, itatanong ko lang sa inyo ang mga famous questions from the past Miss Universe pageant. Okay, first question. What was the big mistake that happened to your life and what did you do to make it right? Well, you just have to face it. To face it. Face it, and then don't be shy with your mistake. You're just a human being. Everybody is imperfect. So. How about the answer of Venus Ra? The major answer. Do you like her? I like answer? It because it's so candid. Major. Parang wala namang problema. Like my answer nun sa binibini, di ba? My long-legged. Next question. Would you change your religious belief to marry the one you love? You know, no, not really. But, you know, I converted myself to Latter-day Saints because I believe in it, not because I am marrying somebody who's believing in that. Yes. Oo. Kasi importante sa akin yung pananampalataya ko at importante sa akin yung talagang values ng religion na yun. Okay. Next question to you as an international ambassador. Do you think that speaking English should be a prerequisite? What is this? Prerequisite for Miss Universe, why or why not? For me, it's so important when you are when you love your. What is the meaning? Excuse me. What is the meaning of prerequisite? Sa tingin mo ikaw, hindi ko ata naintindihan. But requisite pwede pa. Prerequisite. Siguro. What is the meaning of the? Nasa dulo ng aking dila. Requirements. Okay. But di na lamang sinabing requirement na lamang. Do you think it's a requirement to know how alam to speak? Mo, kasi if you're really well-traveled like me, I started traveling since I was 13. A lot of countries naman, they don't speak English. In English, yeah. Although marami na akong Amerikano na na-meet, marami mga Banyaga na nagtatagalog na. Kaya ako natutuwa sa kanila dahil... Sila yung nag-a-adjust para sa atin. Dapat naman ganoon eh. Kapag nababanggit ang Melanie Marquez, naaalala rin ang tinatawag na Melanism o mga Melanie Codes. Pinakasikat dyan ang do not judge my brother. He is not a book. Can you explain this further? Hindi kasi, nag-guest ako sa isang show, tapos ang... What happened? Ang topic dito, nandun ako sa panel na hindi naman dapat lahat ng mga liko ng bituka ng isang artista ay kailangan ilantad. Yeah. Kailangan meron kang tinatago naman kahit papano, lalo kapag kahiya ng iyong pagkatao. But ito, talak ng talak yung opponent ko. Kaya who is that? Ano siya, isang fan. Okay. Na talagang parang siya yung na-offend. Wala naman akong ibig sabihin sa mga sinasabi ko. So, hindi ako makasingit kasi talak siya ng talak. Tapos, nasabi ko yung don't judge my brother. Nakalimutan ko yung kasabihan na don't judge a book by its cover. Yeah. Nandun na ako sa kalahati. Nagkamali lang. Nasa kalahati na ako ng sentence ko. Nung sabi ko, don't judge my brother, sabi nung aking isip, Melanie, buuin mo ang sinabi mo. Oo, kailangan complete. Talak na nataranta ako sa sabi ko na lang, he's not a book. He's not, tama nga naman. Oo, di ba? Kasi judge malapit na lang, he's not a book. Ang book, meron cover. Oo, okay. Yun ang ibig mo sabihin. Oo, kasi hindi ko naman alam. Nakalimutan kasi. Alam mo naman. Pero at least naman tumatak at... talagang tatak Melanie yun. At in your own opinion, dapat bang gawing Pilipinas ang Pilipinas? Pati ba naman pangalan ng Philippines is such a beautiful name, papalitan ng Pilipinas? I mean,
Pilipinas. Ang Pilipinas, papalitan ng Pilipinas. Kasi Filipino and everything. So, Pilipinas. Hindi, Philippines is beautiful. Philippines pa rin. Pilipinas pa rin. Philippines pa rin. At papalitan na rin ang salitang papa, fafa. Ah, gaganda yung papa, sa amin. Papa. Gaganda yung sa mga pangit. Fanget. Ikaw daw ang nag-train kila Miriam Kiambao at Charlene Gonzalez. Pwede mo ba akong turuan ng iyong mga ramp? Kung paano ba mag-ramp ang isang talagang mga model? Okay, so gusto mo ng tip? Gusto ko ng tip. Paano ba ang position muna ng isang rarampa? Well, unang-una, bago ka rumampa, di ba, kailangan alamin mo ang tindig mo. So kung meron kang, ito, klarong ano, paano pag nilang? Kailangan, gagamitin mo. Sumandal ka muna. Gamitin mo, parang tool mo yan eh. Parang i-remind mo ang sarili mo. So, gamitin mo ng tool yan na kailangan dito sa ang sako mo ng paa ay nakadikit sa ano sa dingding. Tapos inhale. Para yung diaphragm para you have tumaas to yung chest it out. Up, yung chest out mo. Tapos yung pit mo magiging chest, ano, stomach in ka. Tapos yun, kahit wala kang pet, magkakaroon ka ng pet. So, yan ang magiging parang sandata mo na to remind you, this is the proper posture. And then you can walk. Nasa sa'yo na, kung gusto mong landiin pa, siyempre, sway mo naman, hindi ka naman bading, di ba? Parang, ay, diba? Bading ako! hindi ka naman lalaki. Pag bading, siyempre, swaying talaga. Pero pag beauty queen, you have to always be wiggle. Always think that you have a crown on top of your head. And let people feel that you are a winner. Yes. And you're beautiful. Kailangan pag-aaralan ko sa bahay yan. Body language yan eh. Kasi hindi ka nagsasalita pag naglalakad. Okay. Tapos syempre, hindi ko na may tuturo sa kanila Melanie Marquez. At kung anong titulong iyong irerepresenta, dapat yun ang anuhin mo, yun ang igalaw mo. Kapatid mo ay si Joey Marquez at Senator Lito Lapid na ama ng iyong anak. Naku, wala kang alam sa akin. No? Have you ever considering to enter the politics? Alam mo yung God's will, kung mamarapatin, pero marami ako kasing goals sa buhay. Hindi naman lang na yan. It's only God's will. I only follow what God's want me to do. Sige. So, yung politika, pinakahuli na yan sa listahan ko. Pero kung magpupolitika ako, ayoko meron akong sinusundan. Akong susundan nila. Ikaw ang susundan nila. Dapat ganon. At ano naman ang mga upcoming projects mo dito sa showbiz? Pwede mong i-promote sa atin dito. Ay, naku. Ako pa rin judge sa show. Kararating ko lang pala. Oo nga pala. So, may marami naman po akong tape at nagpapasalamat naman po ako sa ABS-CBN na every time na tatawagan ko si Dong, si TC, tinutulungan naman nila ako. So, right now, puro guesting lang po ako kasi hindi naman po ako magtatagal. Ito lang, isang mabilis na tanong lamang. Ano sa tingin mo ang dapat natin gawin para masiguradong mananalo ulit tayo sa susunod na Miss Universe? We need to show them the beauty of our country. That is actually a plus A. And at the same time, if our economic is growing and then we're giving a lot of job to the employee, it's also a plus. So, ang pinaka-plus is kung proud kayo to be a Filipino, kailangan yes. Natin, tagkilikin natin ang sarili. Tagkilikin ang sarili natin at mahalin kung anong meron tayo. Oo, okay. Kasi magagaling naman mga designer din natin. When it comes to products, I'm telling you. Yeah. At ito lang, meron tayo tinatawag na fast talk. Mamimili ka lamang sa mga sasabihin ko, Melanie. Handa ka na ba? Ah, pamilisan, okay. English o Filipino? Filipino. Mahaba o maiksi? Maiksi. Sexy o pretty? Ay ba, siyempre sexy. Flawless or skinless? Skinless talaga. Flawless, okay. Beauty or brains? Aba, pareho. Bulalo o bulate? Ano naman, bulalo na ako. Bulalo, okay. Long-legged or long-mihiya? Long-legged. Maraming salamat sa iyo, Melanie. Melanie, oh, yes. Ihaw na! Kuya boy, hilaw pa yan. Hilaw pa. Hilaw, ayan. Hilaw pa. Ah, hilaw pa ba? Sige. Atin mo na lutuin. At doon na tayo kumain sa labas! Thank you, thank you so much.